Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man pa kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang umaga, tanghali, o gabi po sa lahat ng mga tagapakinig, taga-suporta, taga-subaybay na katulad ko dito sa Pinoy Creepy Tales Channel. Gayun din kay Narrator Boss Jean Cardo at sa lahat ng mga bumubuo nitong PCT. Nais ko po muna kayong pasalamatan sa walang sawang pagbabahagi ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan para po sa aming lahat. Ito po ang nagiging pampasaya ko at pampalipas ng oras o lungkot, lalo pa at malayo ako sa aking pamilya. Isa po akong OFW dito sa Riyadh. Nais ko lamang po magbahagi ng aking personal na karanasan na kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan. Isang pangyayari na hindi ko lubos akalaing mangyayari o aming mararanasan ng aking pamilya. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang MacNeil, tubong Negros Occidental na nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh mahigit 2 taon na. Ako po ay 29 na taong gulang na ngayon, pero ang aking ibabahaging karanasan ay nangyari nung ako ay binata pa lamang. Ang bahay namin ay nasa isang liblib na lugar noong panahong iyon at hindi ko na lamang tutukuyin ang eksaktong lugar para na din sa aming seguridad at pati na din ang mga pangalan ay pinalitan o binago ko. 16 na taong gulang pa lamang ako noon at kada linggo ay nakasanayan na namin ang magsimbang buong pamilya. 3 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa, habang yung panganay naming kapatid ay nagdadalang tao sa kanyang panganay na anak at 6 na buwang buntis na. Isang araw ng Linggo ay umagang umaga pa lamang ay mga nakagayak na kami at handa nang tumungo o maglakad sa aming munting simbahan. Masaya kami at puros kwentuhan ng aming ginagawa. Habang mga naglalakad at nang makarating kami sa simbahan, ay agad na din kaming pumasok at naghanap ng mga mauupuan. Nung nagsisimula na ang misa, ay may napansin ako sa gilid kung nasaan yung parang tubig o holy water na ipinapahid natin para mag-sign off the cross. Pasensya na po at hindi ko alam kung holy water nga ba yun o hindi. At nang mapalingon nga ako sa gawing iyon, ay may nakita akong isang madre na nakakulay itim ang kasuotan at nakatingin din sa amin, partikular na sa aking panganay na kapatid. Ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon dahil ang naisip ko ay baka pinagmamasdan lang nito ang umbok niyan tiyan. Ibinalik ko ulit ang aking paningin sa altar kung saan ay nagsisimula ng mag-sermon si Father at nawala na ang atensyon ko sa madreng nakita ko kani-kanina lamang. Mabilis lang lumipas ang oras at natapos kaagad ang misa at matapos makapagmano ay lumabas na kaagad kami. Sa gilid ng mga mata ko ay nakita kong muli yung madre kung saan ko siya unang nasulyapan kanina. Pagkalabas namin ng simbahan ay dumiretso na kaagad kami ng uwi at mga naglalakad lamang. Exercise na din daw para kay ate at kay nanay yung ganun. At nagkukwentuhan lamang kami nang bigla kong mabanggit sa kanila na may bago palang madre sa aming simbahan. Dahil sa ngayon ko pa lamang yun nakita na ipinagtaka naman nila nanay dahil sa wala naman daw silang nabalitaan na may bagong madre o kung ano paman sa aming simbahan. Kasanggang dikit kasi ni nanay ang mga mother butler kaya
malalaman ka agad nito kung may bago bang balita o kung ano paman. Kaya labis ang pagtataka nila sa binanggit ko na iginiit ko pa nga na 2 beses ko itong nakita, kaya imposibleng na malikmata lamang ako. Sa pagkakatanda ko ay tipikal na Pilipina ang itsura nito na morena, hindi katangkaran, o yung tipong simpleng-simple lamang kumbaga. Sinabi naman nila ate sa akin na baka bumisita lang, kaya ipinagkibit balikat ko na lamang. Pagka-uwi namin sa bahay ay agad na din kaming nagluto at sinimulang gawin ang mga gawaing bahay, at hindi na nga namin namalayan na mabilis lumipas ang oras at naggabi na kaagad. Sa aming lugar ay 8:00 pa lamang ay mga nakahiga na po ang mga tao. Kaya pagkatapos naming maghapunan ay nagsihiga na kami. Ako at yung bunso kong kapatid ay sa sala naglalatag ng higaan, habang sa 2 kwarto naman ay ang aking mga magulang at sa isa pa ay si ate. Siya nga po pala, ang asawa ni ate ay nasa Maynila nagtatrabaho noong mga panahong iyon bilang isang supervisor sa isang pabrika na pagawaan ng sikat na mga chicherya na ibinibenta sa lahat ng mga tindahan, groceries, palengke at mga mall. Mabalik po tayo sa kwento. Pasado 8:00 ay nakahiga na kaming lahat at patay na din ang ilaw sa aming bahay. Ako ay nagpapaantok at nakapikit na, pero gising na gising pa din ang aking diwa. Kasalukuyan akong nagbibilang ng tupa at nag-iisip ng mga kung ano-ano para antukin, nang may maulinigan akong isang huni ng hayop na sa tanang buhay ko ay noon ko pa lamang narinig o napakinggan. Una ay napakalakas nito hanggang sa pahina na ng pahina ang tunog, pero ang nakapagtataka ay kung kailang humina ang huni nito ay yung tipo naman na parang rinig na rinig ko yun, o yung tipo ba na parang nakadikit na mismo ito sa tainga mo. Hindi ko alam, pero bigla akong napadilat ng aking mga mata at nagsimula na din akong kilabutan ng mga oras na yun. Pagkatingin ko sa aking kapatid ay nakadilat din ito at nakatingin sa akin na mahahalata mo sa kanyang mukha ang labis na takot. Hanggang sa yung huni ay sinabayan din ng isang amoy na sobrang nakakasulasok, o yung tipong nakakasuka na hindi ko maipaliwanag kung bulok ba na karne, patay na daga, dumi ng hayop o kung ano. Pero ang alam ko lang ay sobrang baho talaga na kulang na lang ay isuka mo yung mga kinain mo sa buong araw. Hindi kami kumikilos ng kapatid ko na si Moko nang bigla naming marinig na dahan-dahang bumubukas ang pintuan nila tatay. Kahit hindi ko lingunin ay alam kong pinto nila yun, dahil sa kabisado ko na ang tunog na nililikha ng kanilang pintuan kapag binubuksan o isinasara ito. Hanggang sa may kumalabit sa amin at nakita ko si tatay na nakasenyas na huwag kaming maingay, at may itinuro ito sa pintuan namin kung saan ay yung entrada mismo ng aming bahay. Sinundan ko ang itinuro ni tatay, at sa siwang ng aming pintuan ay may nakita akong aninon na parabang may nakatayo sa likod ng aming pinto, pero sa isang iglap lang ay bigla nitong kinatok ng pagkalakas-lakas ang aming pinto ng 3 beses, dahilan upang mapalundag kami ng kapatid ko sa aming pagkakahiga. Matapos nun ay biglang lumabas si ate sa kanyang kwarto na agad namang hinila ni nanay sa gitna ng aming sala, at may ibinulong dito na kung ano. Pagkalabas na pagkalabas ni ate ay bigla namang nagligalig yung kung ano o kung sinong nasa labas ng aming bahay, at biglang umungol ng sobrang nakakatakot na hindi ko matukoy kung tunog ba yun ng isang mabangis na hayop o kung mula sa isang tao. At sa isang iglap lang ay bigla naman kaming nakarinig na may tumatakbo papaikot sa aming bahay, dahil sa dinig na dinig namin yung yabag ng lupa at mga bato na
natatapakan ito. Yung atmosfera ng buong paligid ay biglang nag-iba, na hindi ko matukoy kung ang nararamdaman ko ba ay takot, kaba, paggalito o kung ano. At bigla namang napasigaw si ate at nanay dahil sa yung pintuan naman sa may kusina namin ang biglang lumagabog ng pagkalakas-lakas, kasabay ng pagkatok ng 3 beses muli na, para bang gusto na nitong wasakin yun at pumasok sa loob ng aming bahay. Dito na hindi nakapagpigil ng galit si tatay at napasigaw at nagmura sa kung sino o anong nilalangman ang nananakot sa amin nung gabing yun. Yung boses si tatay ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na galit at puot. Alam ko kung sino ka! Huwag mong hintayin labasin kita dyan dahil hindi kita uurungan. Kaya kong ubusin ang lahi mo! Dahil sa sinabing yun ni tatay, ay tila ba mas lalo pang nagalit yung nasa labas ng aming bahay dahil sa pag-atungal nito ng sobrang nakakakilabot. Dito ay kumuha na si tatay ng gulok na nasa ilalim ng aming lababo na pangdepensa namin kung sakali man na may manloob sa amin na masasamang loob. Pagkakuha ni tatay sa kanyang gulok, ay hinasa niya ito at bigla namang tumangis yung nasa labas ng aming bahay na tila ba nasasaktan sa tunog na nililikha niyon. Hanggang sa bigla kaming nakarinig ng mga bato na nagbabagsakan sa aming bubungan at sa paligid pa ng aming bahay na naging sanhi para umalis yung nilalang na nasa labas dahil sa rinig na rinig namin ang mabilis na pagtakbo nito. At ilang sandali lang ang lumipas ay nakarinig kami ng mga boses ng mga tao na tila ba papalapit sa aming bahay na sa pagkakarinig ko ay ang mga kapitbahay namin. Kakalayo po ang agwat ng mga bahay dito kaya marahil ay hindi kaagad kami narinig ng mga ito. Pagkadako ay napag-alaman namin na bago pa lamang magtakip silim ay may nakita silang palakad-lakad na isang babae sa harapan ng aming bahay. Hindi nila binigyan pansin o hindi sila nagkaroon ng kutob na masama na ito pala ang umpisa ng kababalaghan at katatakutang sinapit namin na naturang gabing iyon. Ang nakakakilabot pa ay nakapang madre daw ang babae at hindi lamang isa sa mga kapitbahay namin ang nakakita dito kundi marami sila. Na yung sa pantahan nila ay baka nagbabahay-bahay lamang ito dahil sa wala namang kakaiba dito. Kinaumagahan ay nilinis namin ang mga nagtataasang talahib sa katabing bakanting lote ng aming bahay. At dito namin nakita ang damit na pangmadreng maayos na nakatupi, na mahahalata mo talagang sinadyang hubarin o alisin. Kaya mas lalong lumakas ang kutob namin na ang nakita kong madre at ng aming mga kapitbahay ay yung aswang na gumambala sa amin. Dahil po sa medyo may kahabaan na ang kwento kong ito, ay dito ko na lamang po muna ito tatapusin. At sa susunod po ay ibabahagi ko sa inyo ang mga kasunod na nangyari sa aming pamilya. Hanggang dito na lamang po. At mag-iingat tayong palagi hindi lamang sa mga multo, engkanto, kapre, tikbalang, aswang, kundi maging sa pandemyang patuloy pa ding nananalanta sa ating lahat, hindi lang po dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. So, ayan po, magandang araw mga ka-Creepy Tales. Bago po ang lahat, nais ko po munang pasalamatan ang ating sender na si Sir MacNeil sa pagbabahagi ng kanyang kwento at karanasan dito sa ating channel na Pinoy Creepy Tales. Sana po Sir MacNeil maibahagi o maisend yung kagad yung kasunod na kwento o yung nangyari sa inyo ng pamilya nyo dahil medyo curious ako kung yung madre pa rin ba o siya pa rin ba yung nanggambala sa inyo.
o kung kadugtong ba nung kwento nyo yung kasunod na ibabahagi mo sa amin na kwento. Sana po kung free time ninyo ma-chat mo ko sir o makapag-reply ka dun sa message ko. Again po, maraming salamat po sa tiwala at sa pagbabahagi ng inyong kwento at karanasan dito sa PCT. Sa mga taga-suporta natin, taga-pakinig, taga-subaybay dito sa PCT channel, yung mga kakaripi tales natin, yung mga gusto po na mag-send ng mga kanilang kwento at karanasan, pwede nyo po yung isend sa ating Facebook page na Pinoy Creepy Tales o pwede din po sa pinoycreepytales@gmail.com. So bago po natin tuluyan tapusin ang video na ito, ay isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Umpisa na po natin. Shoutout po to these following people. Hello po kay Miss Wani Rosero, kay Miss Florita Peros na nakikinig mula sa Hong Kong, maraming salamat po sa inyo. Binabati ko rin po syempre si Miss Athena Wisdom, si Miss Teresita Saironi, si Miss Maria Fumoto ng Osaka, Japan, nakasamang nakikinig ang kanyang auntie and cousin, kay Boss Aljun Tupas Alegre, kay Miss Jennifer Davis ng New York, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay dito sa PCT channel. Binabati ko din po syempre si Boss Jimor Marigmen na inaantay daw yung part 5 ng kwentong Enkwentro ni Sir Anthony. So kausap ko naman po si Sir Anthony at abala lang po daw siya sa trabaho pero naumpisahan niya na yung part 5. Kaya kung sa oras na matapos niya yun, isasend niya po kagad at mailalapag po kagad natin dito sa ating channel. Kaya konting hintay, konting pasensya lang po. Sa ngayon po kinig-kinig muna po tayo ng mga ibang kwento dito sa channel natin. Yan, binabati ko rin po syempre si Boss Carlo Salvador, si Miss o si Sir Iron Chris Ranke, si Miss Christine Olson, maraming salamat po sa inyo. Hello din po syempre kay Miss Christy Harm na patuloy na nakikinig dito sa ating PCT channel, maraming salamat po. Hello din po and shout out kay Miss Iris Tachibana na patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa ating PCT channel. Maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Miss Ophelia Yasin, si Miss Ellie Gonzalez, si Boss Jamar Bellarmino na ating avid listener mula sa Hong Kong. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsubaybay nyo dito sa ating PCT channel. And syempre binabati ko rin po si Boss Bonsoy Fuentes, si Ms. Rina Bustamante, si Ms. Mary Asilar. Maraming salamat po sa inyo. Hello din po and shout out kay Ms. Jude's, Evening Star, kay Ms. Iza, kay Ms. Rose De La Peña, kay Ms. Hale Rainled, kay Boss Beltran Dalen Jr. Binabati ko rin po syempre si Ms. Linda Lin, si Ms. Ellie Gonzalez, si Ms. Marichel De Guzman na nung nag-uumpisa pa lamang po tayo dito sa PCT talagang nakasuporta at nakasubaybay na sa atin. Maraming salamat po Ms. Marichel De Guzman. Binabati ko rin po syempre si Ms. Annie Abdullah ng Singapore, si Ms. Sarah King, si Boss Lawrence Lianto, si Ms. Hale Rainled, Maraming salamat po. Hello din po kay Miss Elena Bonita na nakikinig mula sa Oman, kay Miss Filipina Ma'am in Canada, kay Miss Carmelita Mabanag, kamusta na po kayo? Maraming salamat po at hindi nyo nakakalimutang makinig o suportahan itong PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Sir Juan Canales, si Boss Jacqueline Ecoben o si Miss Jacqueline Ecoben, na pinapa-shoutout ang kanyang apo na si Courtneil. Maraming salamat po sa pakikinig and hello din po kay Courtneil. Binabati ko rin po syempre si Miss Vanessa Apilat Galia, si Miss Linda Lin, si Miss Mary Asilar, si Boss Pedro Tampo, si Miss Roda Rivera, si Miss Rina Bustamante, si Sir Renz Abria, na pinapa-shoutout din ang kanyang baby loves na si Miss April Rain ng Qatar. Maraming salamat po kay Sir Renz Abria at kay Miss April rin dahil hanggang ngayon talagang
sinusubaybayan o sinusuportahan nyo pa din itong Pinoy Creepy Tales Channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Baitan Gemma, si Miss Joncel Alviola, maraming maraming salamat po. Kay Miss Annie Kaunar, ang salukot daw ay, ayun sa mga nag-message, sa mga nag-comment tungkol dun sa salukot. Ngayon po, alam ko na. So, maraming maraming salamat sa information o dun sa comment nyo. Ngayon, alam ko na ang ibig na, sabihin ng salakot. Yung pala yung sombrero na karaniwan ng salakot ay yung ginagamit ng mga magsasaka o yung mga... basta yung pang probinsya na... ang tawag dito? Na sombrero. So, nakakita na pala ako nun sa personal at hindi ko alam na gumagamit ako nun dati. So, ayan, binabati ko rin po si Sir John Rex Villa, si Sir Pagkagat ng Dilim ADC na isang Tagalog Horror Channel. Maraming maraming salamat po. Sana makapag-subscribe kayo kay Sir Pagkagat ng Dilim ADC, kay 3AM Horror Encounter, kay Creepy Shinigami, kay Boss Pagkagat, kay Miss Panaghoy ng Dilim, si Miss Joanne. At kung gusto nyo magpahinga sa mga kwentong katatakutan, punta lang po kayo kay Miss Timmy na ang channel nila ay Secret Love and Life Confessions, na pwede kayong magbahagi ng mga kwento nyo sa buhay-buhay o buhay pag-ibig. Binabati ko rin po syempre si Sir Mario Danilo N. Tabula Jr., si Sir Darvy Pexon, si Miss Ofelia Yasin, si Miss Ellie Gonzalez, si Miss Angelina Suzuki, si Sir John Reniel Zacate, maraming salamat po. Hello din po kay Sir Paupau Edjok Salas, kay Miss Sarah King, kay Miss Iris Tachibana, kay Miss Elaine Almera, kay Miss Maricel Naadat, kay Miss Jasmine Labalan, maraming maraming salamat po sa inyo. Binabati ko rin po syempre si Miss C. Jurstin, si Miss o si Sir Ambrosio Tufil na mula sa Tapas Capiz. Yan, hello din po kay Miss Christine Olson na nakikinig mula sa Sweden. Isa sa ating masugid na taga-suporta, taga-subaybay dito sa PCT Channel. Maraming maraming salamat po. Binabati ko rin po syempre si Miss Hardy Gardner, si Sir Beltran Dalen Jr., si Miss Aileen Doroteo, si Miss Marian Angel, maraming salamat po sa support at pakikinig nyo dito sa PCT Channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Lil Jaime Pagalan na nakikinig mula sa Saudi? sa Saudi. Si Boss JJ Lizares, si Miss Rowena Tabola, maraming maraming salamat po. Hello din po kay Miss Eva Soledad na pinapa-shoutout ang kanyang mapagmahal na asawa ni si Sir Christopher Soledad, si Miss Christy Harm, si Miss Teresita Saironi, si Miss Sarah King, si Miss Leia Avella, maraming maraming salamat po. Hello din po kay Miss Annaline Zolis, kay Boss John Rex Villas, kay Miss Jimmy Pandong, maraming maraming salamat po sa suporta nyo dito sa PCT Channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Amor ng Iraq, si Boss Ayun, si Miss Elaine Almera, si Miss Cheche Santos na ating avid listener na nakikinig mula sa Milan, Italy. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hello din po kay Boss Peterson Robinson, kay Miss Maricel Naadat, maraming maraming salamat po sa inyo. At sa mga nawala yung iba dito merong nagpapabati sa akin dito na birthday niya ngayon, ngayong 20 at sa December 22, hindi ko lang makita dito So, sa mga ka-creepy tales natin na may kaarawan ngayon, happy happy birthday po. Pasensya na kung hindi ko makita dito kung nasan yung comment nyo. Baka natabunan na po. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig. Happy birthday po dun sa nag-comment na kanyang kaarawan ngayon at sa 22. Pasensya na po uli, hindi ko kasi makita kung nasan yung comment nyo, nawawala. Sa lahat po ng mga nakikinig sa mga OFW natin, na kababayan natin na OFW sa iba't ibang panig nitong mundo, mag-iingat po tayo palagi. Hanggang sa susunod po na takutan mga ka-creepy tales, and God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang.
Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!